Pagkagising ni Lance ng umagang iyon, ay naligo na agad siya upang pumunta sa pinakasikat na flower shop sa buong Pilipinas, ang Lourdes Rose Shop. Pagmamay-ari iyon ni Lourdes Hoffman, kapatid ito ni Lucas Hoffman. Ang tindahan ito ng mga bulaklak ang may pinaka-first na bulaklak, kaya't doon niya naisip bumili ng bulaklak para sa isang espesyal na babae ngayon sa buhay niya. First time niya palang pumunta doon dahil wala pa naman siyang binibigyan na bulaklak na kahit sinong babae sa buong buhay niya. Kahit ang mami niya ay hindi pa niya nabigyan ng bulaklak. Tuwing Mother's Day ay binibigyan niya lang ito ng regalo. Naririnig niya sa kanyang mga kaibigan noon na doon daw madalas bumili ng mga bulaklak ang mga ito para sa mga kasintahan. Wala naman siyang plano noon na magpunta sa ganitong lugar dahil hindi dumaan sa isip niyang bibili siya ng mga bulaklak para sa isang babae. But here he is right now, in front of the flower shop. Tinanggal niya ang kanyang itim na shades pagkapasok niya sa flower shop. Napakaraming iba't ibang bulaklak ang naroon. May 5 sales attendant ang nag-asikaso agad sa kanya. "Do you have tulips?" tanong niya sa isang babae. "What color po, sir?" "Yes, we have tulips. The red and the white ones," sagot niya. "Yes, we have red and white tulips, sir. Ipapa-special?" "Yeah, pakigandahan. 50 pieces red tulips and 50 pieces white," request niya. Agad naman siyang sinunod ng babaeng atindan. Habang naghihintay siya doon ay hindi niya maiwasan kabahan. Sa loob ng 30 taon niya sa mundo ay ngayon pa lang siya mangliligo ng babae, kaya kinakabahan siya. Lalo na't alam niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa kagaguhang nagawa niya kagabi. The moment he saw the pain in her eyes, that moment he answered all the questionable feelings inside him. Narealize niyang may nararamdaman na siya para sa dalaga at hindi niya ito sinasadyang saktan ng ganoon. Hindi niya man ito maalala ay sa tingin niya naaalala ito ng kanyang puso. He's in love with her. Ayaw man niyang aminin sa sarili niya, pero nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito at ang pagkamuhi nito sa kanya ay parang dinurog ang kanyang puso. He wants to undo his mistakes. Parang gusto niyang sipain papuntang ibang planeta ang babaeng kahalikan niya sa gilid ng swimming pool dahil nasaktan niya ng gusto si Athena. Habang nakikipaghalikan siya sa babaeng iyon kagabi, ay mas lalo lamang niyang napatunayan na si Athena lamang ang nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa tuwing kahalikan niya ito. Hindi man lang tumayo at hindi man lang nanigas kahit kaunti ang body niya kagabi habang kahalikan ng ibang babae. "Doc Lancer Stafford, totoo ba itong nakikita ko? Naliligaw kayata dito sa shop ko." Napalingon siya nang makita niya si Lourdes. Nahiya tuloy siya dahil kilala siya nito bilang babaero at alam nitong kahit isang babae ay wala siyang sineryoso. "Hi, Low." Dumating naman ang dalawang attendant na may hawak ng kanyang mga orders. 2 malalaking buke ng red tulips at white tulips ang mga iyon na binalutan ng itim na pipar at ribbons, kaya mas lalong lumutang ang kulay ng mga bulaklak. Maganda ang pagkakadikor ng mga iyon. Sana lang ay magustuhan iyon ni Athena. "Wow, tulip! Alam mo ba ang meaning ng mga bulaklak na iyan, Doc Lancer?" Tila nagulat pa si Low nang makita nito ang mga orders niya. Of course he know. Ito palagi ang regalo ng dad niya sa mami niya noon. Narinig pa nga niya na sinabi ng dad niya na ang ibig sabihin daw ng red tulips ay malalim na pagmamahal. Ang kulay white naman ay ang paghingi ng kapatawaran o forgiveness. "Yeah," maiksing sagot niya. "Grabe!
Mukhang may nakasungkit na ng puso ng isang playboy na doktor ah. Baka maunahan mo pa si Kuya Lucas magpakasal niyan, Dok. Napangiti siya. Kung kahapon ay takot pa siyang matali sa pagpapakasal kay Athena, ngayon naman ay parang nasabik pa siya sa posibleng ikakasal sila sa hinaharap. Sana nga, Low. In a way, I have to go. Baka gising na yung liligawan ko. Nakangiti niyang sambit, kaya lalo itong napangiti at halatang naninibago sa kanya. Babayaran na sana niya ang mga bulaklak, ngunit sinabi ni Low na huwag na daw niyang bayaran iyon. For free na lang yan, Doc, dahil minsan lang mangyari ang mainlab ang isang Doc Lancer Stafford. I want to believe na may pag-asa pa talagang magbago ang mga babaero. Oops, sorry, Doc. Sabay silang natawa ni Low. Nagpasalamat siya bago siya bumalik sa kanyang kotse. Inilagay niya muna sa likod ng kotse ang mga bulaklak. Lalo yata siyang kinabahan dahil baka hindi siya mapatawad ni Athena, and worst, baka basti din pa siya nito. Pero kahit ganoon pa man, desidido na siyang ligawan nito, o mas magandang sabihin na makipagbalikan dito kahit hindi niya pa ito naaalala. He likes her very much. He's madly in love with her. Kagabi nga ay hindi siya napagod sa pagkatok sa pinto nito dahil nais niya itong makausap. Nais niya itong yakapin ng mahigpit dahil alam niyang umiiyak ito sa silid nito. Ngunit wala siyang nagawa dahil hindi nito binuksan ang pinto ng kwarto nito. Wow! Sir, bulaklak yan na! Bulalas ni Lose nang masalubong siya nito sa loob ng mansyon habang bitbit niya ang dalawang bukin ng mga tulips. Katabi naman nito si Manang Ising na seryosong nakatingin sa kanya. Manang, gising na ho ba si Athena? Nahihiyang tanong niya sa matanda. Alam niya kasing hindi nito nagustuhan ang ginawa niya kay Athena kagabi. Hindi sumagot si Manang at tinidma lang nito ang tanong niya. Naku sir, hindi ka ba nasabihan? Umalis na ho si Athena. Umuwi na ho siya sa probinsya nila doon sa isla. Mga isang oras na rin ho siguro nakakaalis. What? Parang bumbang sumabog sa kanyang otak ang binalita ni Lose. What the? Alam niyo ba kung saan ang isla nila? Napalitan ng pagkataranta ang ekspresyon ng guwapong mukha nito. Nakaalis na si Athena, kaya pabayaan mo na. Huwag mo nang guluhin pa ang dalagang iyon. Marami ka namang reserbang mga babae. Hayaan mo na maging malaya sa iyo si Athena. Hindi niya dapat nararanasan ang mga pinararanas mo sa kanya. Halika na Lose, at huwag na huwag mong sasabihin kung nasaan si Athena. Kabilin-bilinan iyon ni Madam Haley. Nanlaki ang kanyang mata at nabitawan niya ang mga buhat-buhat niyang bulaklak. Napamura siya ng sunod-sunod at hindi niya malaman kung anong klaseng kalungkutan ang pumuno sa kanyang puso. Nang malaman niyang iniwan na siya ng dalaga. Manang, sige na ho, sabihin niyo na ho sa akin please. Huwag mo nang sundan si Athena, sasaktan mo lang ang batang iyon. Mas mabuti nang makahanap siya ng matinong lalaking magmamahal sa kanya at hindi siya paglalaroan. Medyo galit na ang boses ni Manang Ising, kaya hindi na niya ito pinilit dahil panigurado ay hindi rin naman ito sasabihin kung nasaan si Athena. Tumakbo agad siya papunta sa kwarto ni Athena at parang nanlumo siya nang makita niyang wala na ang mga damit sa closet nito. Maayos na rin nakatopi ang kumot na ginamit ni Athena. Napahagod siya sa sariling buhok. No, dumb baby, hahanapin kita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit naiiyak siya. Parang gusto niyang sumigaw sa sobrang lungkot na bumabalot sa puso niya. Ang bigat-bigat ng kanyang dibdib. Nagmadali agad siyang bumalik sa kanyang kotse upang puntahan ang opisina ng mami niya. Nais niyang malaman kung saan bahagi ng Pilipinas ang isla na tinitirahan ni Athena. Ngunit pagdating niya roon
ay tinarayan lang siya ng mami niya. "Ma'am, please, I'm begging you. Saan ko makikita si Athena? Please ma'am, sabihin mo lang sa akin kung anong pangalan ng isla." "Ngayon umiiyak ka? Naisip mo sana yan bago ka nagdala ng babae sa mansyon kagabi. I'm so disappointed anak. Siguro nga hindi ka na magbabago pa. Masasaktan mo lang ang anghel ng buhay natin. Dapat pinahalagahan mo siya. Hindi na ako papayag na guluhin mo na naman si Athena. Mag-move on ka na lang at gawin mo ang gusto mong gawin sa buhay mo. Sawang-sawa na akong umasa na magbabago ka sa pagiging babaero mo." "Ma'am, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Damn. Kung nagagalit kayong lahat sa akin, mas nagagalit ako sa sarili ko. Ma'am, please. Sabihin mo na sa akin kung saan ko makikita si Athena." Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang mami. Medyo nagulat ito sa ginawa niya dahil natigilan ito. "Hindi ko pa rin sasabihin sa iyo. Puntahan mo na lang siya kapag nagbalik na ang memory mo tungkol sa kanya. Baka sakaling maalala mo kung saan iyon. Pero kahit maglumpasay ka pa dyan, hinding-hindi mo malalaman iyon." Bagsak ang kanyang mga balikat nang lumabas siya sa opisina ng kanyang mami. Buong araw niyang kinukulit si Manang Ising sa mansyon para sabihin sa kanya kung nasaan si Athena. Ngunit hindi talaga sinabi ng mga ito sa kanya kung saan iyon. Pakiramdam ni Lance, ikakabaliw niya ang bawat segundo na lumilipas. Hindi na rin niya matatawagan si Athena dahil iniwan na nito ang cellphone nito. Naiyak tuloy siya sa harap ni Manang Ising. Ngayon lang siya nakitang umiyak ng matanda dahil sa isang babae. "Please Manang." "Alam mo sir, hayaan mo munang lumipas ang galit sa iyo ni Athena. Masyado mo siyang nasaktan. Wala siyang ginawa sa iyo kundi panay kabutihan. Ikaw ang nagsama sa kanya dito sa Manila. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo siyang masaktan ng gusto." Tahimik siyang yumuko dahil nahihiya na rin siya sa ginagawa niyang pagmamakaawa sa mga ito. Pumasok na lang siya sa kanyang kwarto at doon niya pinakawala ng kanyang galit para sa mga taong ayaw ituro kung nasaan ang babaeng mahal niya. Nagbasag siya sa loob ng kwarto niya. Kahit anong madampot niya ay binabato niya. Hindi niya yata kakayanin na dumaan ng isang buong araw na hindi niya makita ang dalaga. Masama ang loob niya sa mami niya at kay Manang Ising, ngunit hindi naman niya masisisi ang mga ito. Ang tanging sisisihin niya lamang ay ang kanyang sarili. Napagod siya sa pagwawala niya sa loob ng kwarto niya habang umiinom siya ng alak. Nakakailang bote na rin siya. "Athena, where are you baby?" Naiiyak niyang sabi habang kausap niya ang picture nito sa kanyang cellphone. Lihim niya kasing pinicture nito kahapon habang natutulog ito sa loob ng penthouse niya sa Stafford Hospital. Ginawa niya pa iyong wallpaper ng cellphone niya. Wala pa mang 24 oras ay parang ikakabaliw na niya ang pagkawala nito. Naisip niyang mag-search sa social media at mga balita tungkol sa kanya kung naroon ba ang lokasyon ng isla nila Athena. Ngunit wala siyang makita dahil pribado ang lokasyon. Hindi tinalaki sa social media ang eksaktong lugar para na rin sa kaligtasan at katahimikan ng isla upang hindi dumugi ng mga tao ang lugar na iyon. Napatayo siya mula sa pagkakasalampak niya sa carpet ng kanyang kwarto nang makita niya ang pictures nila noong araw na sunduin siya ng mga ito sa isla nila Athena. Damn! Kasama nila sa litrato ang apat na kaibigan niya. Si Cody, Raven, Liam James at Doc Arnell. Naroon ang mga ito sa litrato nila kasama ang tiyuhin at pinsan niyata ni Athena. Umaasa siya na sasabihin ng kahit isa sa mga kaibigan niya kung saan iyon. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinuntahan agad niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit katulad ng mami niya ay hindi rin sinabi ng mga ito sa kanya ang lugar. Mas makakabuti raw para sa babae
pinatigilan na niya ito. Walang naniniwala sa kanya na totoo ang damdamin niya. Iniisip ng mga ito na nais lang niyang matikman si Athena at nais niya lang daw ikama ang babae. Let's drink, Caribbean. Libre ba? Maangas pang tanong nito. Akala mo hindi bilyonaryo at mahilig talaga ito magpalibre. Kahit gaano karami inumin natin ngayon. Balak niyang lasingin si Raven upang makanta nito kung saan ang lugar na kinuroonan ng mahal niya. Mag-aalas dos na ng madaling araw nang malasing si Raven. Ibang klase talaga ang tolerance nito sa alcohol. Kahit panay hard drink na nga ang inorder niya para kay Raven, ay hindi pa rin ito malasing-lasing. Raven, please, tell me kung nasaan ang mahal ko. Pamimilit niya sa kanyang kaibigan na nasobrahan naman yata sa pagkalango sa alak. Inakbayan siya nito. Ayoko sinisabihin sa iyo eh, pero doon kami nagpunta sa isla, David, sabihin ng tiyuhin niya. Pero ang isla ni baby mo, sa kabilang isla iyon. Biling tao doon, kaya masarap ang gabi niyo roon, papakin mo ng gusto. Saan nga? Anong isla? Di makapaghintay na tanong niya. Tika, nilasing mo yata ako eh, para sabihin ko sa iyuan nyo. Ayoko nga, mautak yata ako. Sinundot-sundot pa na ribbon ang sariling sentido nito bago ito humalakhak. Naipikit ni Lance nang marain ang kanyang mata sa sobrang inis niya. Kung di niya lang best friend si Raven, ay malamang binatukan na niya ito. Please Raven, ikaw na lang ang pag-asa ko para makasama ko ulit siya. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya pakakawalan pa. Puntisin mo agad siya. Doon siya nakatira sa isla de la Viga. Parang tumalon ng kanyang puso nang marinig niya kung saan ang isla na kinaroroonan ni Athena. Kahit antok na siya, ay parang nabuhayan siya bigla. Thank bro, ikaw talaga ang pinakatapat kong kaibigan. Pangako, ninong ka sa isang dosinang anak ko. Ginulo niya pa ang buhok na ribbon sa sobrang tuwa niya sa kanyang kaibigan bago niya ito iniwan sa bar. Tinawag niya ang bodyguards ni Raven na iuwi na ng mga ito ang boss ng mga ito. Hoy Lance, pagkatipas kitang tulungan iiwan mo ako dito. Bakit kayo lang may love life? Sine all? Tumawa pa ang lasing niyang kaibigan kaya napangiti na rin siya.